sa inyong mga kababayan. Kamusta na po kayo lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. At sana ay makatulong din itong video na to, lalo na sa mga gusto na magpunta dito sa Amerika or sa mga nagpaplano na magpunta na rito at sa mga kagaya ko rin na bagong salta pa lang. So, ako ay mag-aapat na buwan pa lang rito sa Amerika. Medyo bago pa lang po ako. Kaya naisip ko na gawin talaga itong video na to kasi nung una, pagdating ko rito, medyo nahirapan din talaga ako mag-adjust. Pero yan. So sana isa pag-uusap natin mamaya makatulong dito sa mga nandito, mga Pinoy, mga Pinay nandito na sa Amerika at nag-a-adjust pa lang. Yan at thank you rin po ng maraming sa mga bagong subscribers dito po sa aming munting YouTube channel. And shout out lalo na po kay Nerita Makiling from Polomolok sa Cotabato. And sa isa pa pong YouTuber and yung pangalan po ng ating isa pang YouTuber ay Bike Tayo. So, shoutout po sa kanilang dalawa. And sa mga iba pong mga viewers dyan, gusto nyo ma-feature dito sa aming channel, gusto nyo mapa-shoutout, just comment down below, guys, your name at kung taga saan po kayo. And on our next vlogs, magbibigay po kami ulit ng shoutout. Ayan. So, una, sa mga dapat na i-expect dito sa Amerika, sa mga kagaya ko po ng mga K-1 visa filers or mga fiancé, meron mga fiancé visa. So, dapat within 90 days ay makasal na kayo sa inyong fiancé. Kasi part yan ng USCIS na parang policy nila na dapat within 90 days ay makasal na. So, yung susunod po ng tanong, ay kailangan pa ba na i-report sa US Embassy yung kasal dito sa Amerika? So, yung sagot po dyan ay hindi na. As long as magkakaroon po kayo ng marriage certificate, yung county na po ninyo ang magre-report mismo sa US Embassy. Yung pangalawa na naisip ko na dapat i-expect rito sa Amerika ay syempre yung weather. Ayan. Nung nasa Pilipinas pa ako, lagi alam ko na iba talaga yung weather dito. Pero iba pa rin pala talaga pag ikaw na yung naka-experience. Kasi ibang-iba talaga. So, kakatapos lang ng summer nila rito. Yung summer kasi natin dyan sa Pilipinas, maano siya parang may humid, maalinsangan. Dito naman yung summer nila, mainit, tapos walang hangin. So, pero depende pa rin po kung saan state kayo pupunta. Dahil yung husband ko po ay sa state of Nevada. So, dito kami sa desierto. Kaya, sobrang mainit. Pero, I'm hoping na this fall, since September na, ay sabi mag-iiba na raw, medyo lalamig. Ayan, so I am looking forward din sa mga changes ng weather. Ayan, tapos, yung pangatlo na dapat i-expect dito is yung pagkain. Siyempre, lumaki tayo sa Pilipinas, lumaki tayo na kung saan yung kanin ay kinakain natin ng 3 beses sa isang araw. Yan, pero depende pa rin naman sa inyo kung gusto nyong gawin yun dito. Kami ng asawa ko, kumakain pa rin kami ng rice, kumakain pa rin kami ng kanin. Hindi nga lang araw-araw, pero na-convince ko siya na kumain ng madalas ng araw-araw. Siguro mga minsan once a day, pag hapunan, kakain kami ng kanin, or ganon. Pero, para makatulong po, kung halimbawa sa state na pupuntahan nyo, siguro, kung meron dun mga Asian store, yan, sobrang ganda talaga ng Asian store. Naalala ko nung unang nakapunta ako sa Asian store dito. So, Seafood City, yung pangalan po ng Asian store. And grabe, puro talaga mga Pilipino yung andun. Tapos meron din Jollibee, meron Chowking, merong Red Ribbon. Ayan. So, sana sa mga papunta na rito sa Amerika, or mga nandito sa Amerika, makahanap rin kayo ng mga Asian supermarket. Pero kung sakasakali naman na wala kayong makitang Asian supermarket, halimbawa sa mga ibang state, na hindi pinalad na mayroong Asian store. So, gamitin natin ng technology. Meron ako na-discover, yan na website, online grocery shopping siya.
So, yung pangalan ng website is sukli.com. Yan. And sa mga gusto mag-order, halimbawa namimiss nyo na talaga na sobra yung mga Filipino foods. Yan, halimbawa, itlog na pula. Yan, nung isang araw, nag-crave talaga ako na sobra sa itlog na pula. Yan, kaya doon, meron doon, itlog na pula sa website na yon, sukli.com. And ilalagay ko yung link sa description box. Para na sa ganun, kung gusto nyo mag-order, makakatanggap kayo ng $15 off sa first order nyo. Just click the link on the description box and use that link para makapag-order kayo, guys. And yeah, makakatanggap kayo ng $15 off. Diba? Pwede na. Nakatibig kayo ng $15 off. And so yung susunod naman na dapat i-expect, syempre nasanay din tayo sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, nagko-commute lang talaga ako. Yan, commute-commute lang, jeep, bus, taxi, grab, yan, ganyan, mga ganon. So, dito, madalas, walang jeep, walang tricycle. Sa mga ibang lugar, meron mga bus, pero selected areas, and selected lang din yung oras. Hindi kagaya sa Pilipinas na available palagi, or siguro gawa ng pandemic ng iba yung oras. Pero what I mean is, mas available sa Pilipinas yung mga public transportation. Dito hindi masyado. So, kailangan talaga na matuto tayo mag-drive. Matuto na mag-maneho. Ayan. So, yung susunod na is ayan, about sa driving. So, bago ka makakuha ng driver's license, dapat kukuha mo na ng Social Security or SSN. Yan, yung iba, so meron po kayong dalawang options. Pwede na pagdating dito sa Amerika, pahinga lang onte, tapos mag-apply na kayo kukuha ng Social Security number. Ayan, pwede yun. Para pag nakuha nyo na yung Social Security number, makakapagkuha na kayo ng state ID, makakapagkuha na kayo ng driver's license, and makakapag-open kayo ng bank account. Or yung other option naman po ay pwede rin na sa pag-file mo ng green card or adjustment of status mo na lang isabay yung Social Security number. At yun din yung isa sa mga dapat na i-expect dito, lalo na sa mga immigrants, mga magsisettle talaga dito sa Amerika. So, kailangan na mag-file ng green card or adjustment of status application. Ayan, pero yung topic po na yan ay masyado siyang malawak, masyado siyang madetalye. So, siguro po gagawa ako ng separate video talking about my adjustment of status. So, kakapasa lang namin ng husband ko last month, August. So, naghihintay pa lang din po ako. So, yeah. Pero, so far, yun yung mga napansin ko talaga na parang na nabigla rin ako sa pag-a-adjust ko rito. Pero, syempre, depende rin yan sa kung paano po kayo mag-a-adjust. Pero, sa una lang naman, mahirap una lahat. Pero, pag nasanay na, yan, magiging komportable na rin po kayo. That's it for today, mga kababayan. Sana po ay nakatulong talaga tong video na to sa inyo, lalo na sa mga papunta na rito po sa Amerika. And, sana rin ay manatili po kayong ligtas, nasaan man po kayong panig ng Pilipinas o panig ng mundo. Masaya-masaya po kami ni Ian sa mga current subscribers namin. And kung bago po kayo rito, yan, sana po i-like niyo yung video and mag-subscribe. At kung may mga question pa po kayo na iba or gusto na gawin namin ni Ian na content na video, mag-comment lang po kayo sa comment sa baba, sa comment below. Mag-comment lang po kayo. Yan, and thank you po ulit and see you po in the next vlogs. Bye-bye!